tayong mga Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema na uuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, face to face. Umaati ka pong mga yan, face to face. Diskusyon na may resolusyon, face sa kauna-unahang talakseri sa telebisyon, face to face. Face to face now with Ms. Ami Perry. Hello mga sawsawero at sawsawera, handa na ba tayo dyan sa talakan? Saan ba kayo, sa puti o sa pula? E sa ukrayan, ready na rin ba? Para mas masarap ang ating kwentuhan, eto na, kapatid, si Hans Mortel! Ready na kami, Chang Ami! Sawsawa na ba? Saan tayo? Face to face na? Kayo ba eh handa nang makinig, makialam at makipagtalakan ngayong umagang ito? Pwes, ihanda nyo na po ang inyong mga sarili dahil makakasama na naman tayo dito sa kaisa-isa at kauna-unahang talakseri at barangay hall on air. Ito po ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalala na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Siyempre pa, masaya na naman ang ating umaga at mas lalo pa yung pasasayahin ang ating kapatid at kasama sa katalakan na si Hans. Salamat siyang Ami. Naku, pero siyempre, hindi lang po ako ang kukumpleto sa programang ito. Kailangan natin ang ating trio, Tagapayo! Kasama po natin ngayong umaga ang leader ng Manila Division ng Public Attorney's Office. Naririto po si Attorney Patrick Duran. Siyempre, naririyan din ang ating resident psychiatrist, family counselor mula po sa Clinic of the Holy Spirit, Dr. Camille Garcia. At eto, medyo ipapakilala ko ng mas formal dahil siya po ang ating spiritual advisor mula po sa Cathedral of the Good Shepherd. Kasama natin si Father Jerry Tapiador. Salamat, Hans. Alam niyo mga kapatid, familiar na po sa ating lahat ang kasabihang ang kay Pedro ay kay Pedro at ang kay Juan ay kay Juan. Paano nga kaya kung yung kay Pedro ay gusto rin ang kinin ni Juan? Nasa gitna ng usaping ito ay ang isang babae na pinag-aagawan daw ng dalawang barako. Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Ang buhay ng isang tambay, pag siyempre ang asawa mo nagtatrabaho sa GRO, pinaiperahan mo lang yun, pero hindi ko ginawa sa kanya yun. Halos isang taon na ang nagsasama ang magkasintahang sina John Ray Garcia at Shanna Velasco. Tinagal namin isang taon, hindi ko siya pinabayaan. Dapat hiniwalayan ko na siya. Iniwanan mang kitang tira-tira, pero hindi kita pinabayaan. Nang bumalik sa pagiging GRO ang kinakasamang si Shanna, naging masalimuot na ang samahan ng dalawa. Pagka sinasaktan niya ako, nasasaktan ko rin siya. Lalo na nang pumasok sa eksena ang kaibigan nilang si Virgo Magno. Pakit ang ugali ni Jandre, kaya inayon siya ng asawa. Mahirap magmalinis ang hindi rin malinis. Kung nakakaunawa siya, hindi ko inago yung asawa niya. Babalikan ba ni Shanna ang dating kinakasama? Hindi naaabot ng mga isang taon niya, magpapaputol ako ng daliri kung mababaltaan yung sila. O mananatili na siya sa piling ni Virgo? Eh, hindi na ako papayag, ha? Kahit ano mangyari, hindi ko na para balik ulit sa kanyang asawa niya. Umpisa na ng sagupaan! Mahal ko siya, sir. Mahal ko pa siya sa buhay ko. Dito lang sa Face to Face! Mag
ka face to face ang naghihinagpis sa pagkahumaling ng kanyang dating minamahal sa kanyang kaibigan. Pakinggan natin ang kwento ni John Ray Garcia. Pasok! John Ray, kwento mo sa amin, paano ba kayo nagkakilala ni Shana? Nakilala ko siya sa playground. Okay. Parang sa playground. Yung nakilala ko siya doon, ako mismo na ipagkilala sa kanya na... Nilapitan mo siya? Nilapitan ko na sabi ko, baby, pwede ba akong makipagkilala sa'yo ng mga kaibigan? Baby? Kagad ang sinabi mo? Swabing-swabing naman. O, tapos? Sige, walang ka naman. Makikipagkilala lang naman eh. Nakaibigan ko siya. Mm. Tapos hindi ko pala alam na pumapasok pala siya sa isang bar na tinatambay lang din namin. Okay. Sinatambayan ng tropa namin. Gaano katagal mo siya niligawan? Siguro sa loob ng 3 linggo, naging kami na. Okay. Sa loob ng 3 linggo na yon, John Ray, ano yung masasabi mong dahilan na o katangian na nakita mo kay Shana at napatibok ang puso mo at talagang na-inlove ka? Masaya. Masayahin siya. Malambing. Malambing, okay. Mapagmahal. Mm-hmm. Hindi ko rin siya pinabayaan hanggang sa uli. Kung ano yung gusto niya, gusto ko rin. Mm-hmm. Pero talagang masasabi mo na mahal mo si Shana. Oo, mahal ko talaga si Shana. Diba? So, ganun talaga ang pagmamahal ninyo para sa isa't isa. At naramdaman mo naman, John Ray, na mahal ka ni Shana. Naramdaman ko rin. Mm-hmm. Anong trabaho ni Shana? Sa bar nga. Ang trabaho niya doon ay isang GRO, kung hindi ako nagkakamali. So, pinayagan mo siya? Pinayagan mo siya. Mm-hmm. Malinaw yung naging kasunduan ninyo. Sa anong punto ng relasyon ninyo, masasabi mo, John Ray, na parang nag-iba na? Medyo parang dumadalas ang away ba? May napansin ka ba kung nanamlay siya sa'yo? Hindi, parang nung huli na, yung kaibigan ko na bouncer doon, na sinabihan ko na, pare, pag wala ako dito, ikaw munang bala sa asawa ko. Yun, tapos pala, hindi ko alam, yung tumagal-tagal, hindi ko alam na may relasyonan sila. Nahuli ko na lang sila na... Teka, sandali, liwanagin natin, sino itong sinasabi mong kaibigan mo? Si Virgo. Si Virgo. Na nagtatrabaho dun sa club bilang isang bouncer. Ano yung sinasabi mong hindi mo akalain na sila naman pala'y magkakaroon ng relasyon? Hindi ko akalain na sila magkakaroon ng relasyon. Paano mo ba nahuli mo, napatunayan mo, o may nagsabi sa'yo? Nahuli ko sila naghahaligan eh. Kaya... Saan mo nahuling naghahalikan? Sa Biroso. Doon mismo kung saan sila nagtatrabaho? Nakita ka ba nila na nakita mo sila? Tinapos ko muna yung iyak ko bago ko sila ginulo. Umiyak ka muna. So ibig sabihin talagang ganun mo kamahal si Shana. Ganun mo talaga kamahal yun. Pagkatapos no, nilapitan mo si Virgo, anong sinabi mo? Sabi ko, tropa, ba't mo naman ako sinulot? Nagkulang ba ang pagkakaibigan natin? Anong sabi ni Virgo? Sabi, wag daw akong makialam. Yun, nag-aaway na lang kami ng ganun-ganun. Suntukan na lang kami. Anong sinabi ni Shana sa'yo? Paano niya ipinaliwanag ang lahat? Wala, parang galit pa siya sa akin. Ganun dati nga, kaya nasaktan ako. So talagang galit na galit ka?